Magandang araw, ngayon ipag-usapan natin ang mga latest updates sa volleyball sa ating bansa ngayong October 18, 2024 na hindi nyo dapat palampasin at tapusin ang video. Maraming salamat guys. Kay before that, don't forget to comment, subscribe, hit the notification bell para lagi po kong updated sa aking mga bagong video about sa volleyball dito sa Pilipinas. Nag-update ako, game schedule, standing at result sa PBL, UAAP, Chiki Super League at iba pa. Kaya naman subscribe na, maraming salamat. Mari managing choco mucho, finally naglalaro na sa Aquaferries. Hindi maghaharap sa laban, ito nga ang si Madi at Gia. Anong nangyari? Usap-usapan nga ngayon na talaga namang hindi mo na makapaglalaro si Gia dahil nga sa pagbabalik ng main setter ng Denso Erebis. Grabe naman kasi ang match-up ng Japan Volleyball League na uabot ng 44 matches. Kaya naman maraming time para makapaglaro din si Gia. Kasi ngayon nga ay priority nga ang talaga mang main setter ng Denso. Pero para sa fans si Gia at ng Creamline ay talaga namang medyo malungkot, ngunit abang na lang po natin kung kailan siya ipapasok at makikipagbakbakan. Sa ngayon nga ay hindi muna natin makikita ang paghaharap nitong si Madi at Gia sa isang match, ngunit malay natin soon ay talagang gamitin si Gia laban din sa ibang team sa JVL. Kaya good luck na lamang. Napakainit nga at usap-usapan ngayon na si Ea Laure ay mapupunta daw sa Capital One Solar Spikers. Alam naman natin lahat na nagpaplakas ang Capital One at kahit nabaguhan pang team ito ay talagang nakikipagbakbakan agad ito sa mga veterans team. Usap-usapan na grabe daw talaga ang offer ng Capital One dito kay Ea. Ngunit sa ngayon ay wala pang desisyon at wala pa nagpo-post kung saan talaga mapupunta si Ea. Choco Mucho, PLDT, Capital One o balik Cherry Tigo again. Kaya good luck na lamang sa kanyang desisyon. Samantalang patuloy pa rin ang papapalakas ngayon at paghahanda sa All Filipino Conference 2024 ng Farm Fresh Foxes na naka-tune up game kani-kanina lamang laban nga sa UE. Kaya good luck na lamang sa mga susunod na laban ng UE at good luck din sa Farm Fresh. Wala man sinabi kung talagang sino ang nanalo, ngunit alam naman natin naging maganda ang laban. Samantalang Penom Alay sa Valdez ang saya ng ngiti at tuwa niya dahil nga sa bagong phone niya na iPhone Pro Max 16. Iba talaga pag malalaking company ang talagang kumukuha bilang endorsers. Kaya congratulations Alaysa Valdez, napaganda ng new phone mo. Samantalang hulaan nyo naman ang latest update dito kay Lori Bernardo na may bagong hair color na bubulaga sa AFC 2024. Anong kulay kaya ito? Hulaan nyo, i-comment nyo sa baba. Samantalang sa Shaky Super League playoffs naman, 1-8 round 2 at talagang maghaharap din ang 8 team sa Pool E at Pool F. Ito ang NU, UE, DLSU at Blazers. Samantalang sa Pool F, Ateneo, UST, UP at FEU. Alam naman nating sila ang nag-top sa every pool para sa playoff. Kaya guys, sa tingin nyo, ano-anong team ang mananalo? I-comment nyo na yan at huwag kalimutan mag-like, subscribe for more updates.